Hi guys! Welcome back po sa aking YouTube channel, Pamilyang Pinoy Recipe at iba pa. Today, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng cathedral gulaman. Papalapit na po kasi ang holiday season, November na, kaya naisipan kong i-share ang recipe ko. Pwede po kasi natin itong gawing negosyo ngayong papalapit na ang Pasko at pwedeng-pwede rin natin itong ihanda ngayong Noche Buena or Medianoche. At sigurado ako magugustuhan ito ng pamilya ninyo. Kaya tara po at wag na po nating patagalin pa. Simulan na po natin ang pagluluto! At narito po yung mga ingredients na kakailanganin natin sa paggawa ng gulaman. Ang flavored gulaman po muna yung uunahin natin. Sa isang pan, ilagay po muna natin yung Mr. Gulaman. Isang pack po yung gagamitin ko, tapos lalagyan ko po ito ng 3 cups ng water. Wala pa pong apoy ha, kailangan po kasi hahaluin po muna natin ito ng wala pang apoy at tutunawin po muna natin ito bago natin siya lagyan ng apoy. Guys, kapag na-dissolve na po yung Mr. Gulaman, pwede nyo na pong lagyan ito ng apoy. At pagkatapos po, hihintayin nyo lamang po itong kumulo. Guys, kapag kumukulo na, pwede nyo na pong patayin ang kalan. At pagkatapos po, kailangan po natin itong isif, kailangan po natin itong salain para po matanggal yung bubbles at maging pino po ang ating gulaman. Kung mapapansin nyo guys, meron pa rin siyang bubbles, tanggalin nyo lamang po yun gamit yung kutsara. Tapos, patitigasin na po natin ang gulaman. Same procedure po sa mga natitirang gulaman, ganun lang din po yung gagawin ninyo hanggang sa matapos po natin gawin lahat ng unflavored gulaman. Guys, eto na yung ginawa kong unflavored gulaman. Tumigas na po ito. Ika-cut ko lamang po ito ng cubes. Kung meron pa po kayong ibang kulay na gusto, pwede naman po. Eto lang po kasi yung available dito sa aming bahay.
Guys, ito na yung mga kinat kong gulaman. Pagsasamasamahin ko lang ito para mamaya po, ilalagay po natin ito sa base ng ating mga tab para po makulay ang ating cathedral gulaman. Guys, mag-start na akong maglagay sa mga base ng ating tab. Bali, depende na po sa inyo kung gaano kadami yung gusto nyong ilagay. Dapat magtitira pa rin po kayo para pang toppings po natin mamaya. Guys, after natin malagyan ng gulaman yung base ng ating mga tab, iset aside po muna natin ito at gawin naman po natin yung gelatin. Narito po yung mga ingredients na kakailanganin natin sa paggawa ng gelatin. Sa isang bowl, ilagay nyo po yung 2 pieces ng unflavored gulaman na Mr. Gulaman. Ito po yung kulay white. Tapos, lalagyan po natin siya ng 3 cups ng water. Guys, wala pa pong apoy ang kalan natin. Kailangan po i-dissolve po muna natin yung 2 packs ng Mr. Gulaman. Kapag napansin nyo po na na-dissolve na po yung Mr. Gulaman, ilagay nyo na rin po yung white sugar. Guys, wala pa rin apoy yung kalan natin ha. Hihintayin po muna natin ma-dissolve din yung white sugar bago natin buksan yung kalan. Ayan guys, kung mapapansin nyo, dissolve na po yung sugar natin. Pwede na po natin buksan yung kalan at ilagay na rin po natin yung mga natitira pang ingredients. Ilagay na rin po natin yung pineapple juice. Tapos, imimix po ulit natin ito. Guys, kapag malapit na pong kumulo yung ating mixture, ilagay nyo na po yung 2 can ng evaporated milk. Kung mapapansin nyo po, meron na po siyang bubbles sa mga gilid ng ating pan. Yun po yung indication na malapit na po siyang kumulo. After nyo pong ilagay yung evaporated milk, isunod nyo na rin po yung condensed milk. Jersey po yung brand na ginamit ko. Kung meron po kayong prefer na brand para sa evaporated milk at condensed milk, pwedeng-pwede po na yun ang gamitin ninyo. Guys, continue pa rin po tayo sa paghahalo ha. At kapag nahalo na po natin, pwede na rin po natin isunod yung all-purpose cream. Yung all-purpose cream po na ginamit ko ay Angel. Kung meron din po kayong ibang brand na gusto, pwede din po. Guys, hihintayin lang natin itong kumulo. Kung mapapansin nyo, meron po siyang nabubuo sa ibabaw. Huwag po kayo mag-alala kasi mamaya po madidissolve din po lahat ng iyan. Guys, kumukulo na po yung mixture natin. Ibig sabihin po nito, luto na ito. Pwede na po nating patayin yung kalan. Medyo palalamigin lamang po natin ito ng bahagya bago po natin ilagay sa ating mga clear pack.
guys, nabanggit ko kanina, kailangan po medyo palamigin po natin ng konti yung mixture natin, yung gulaman, kasi kapag sobrang init po, matutunaw po yung clear pack natin. Hindi po kakayanin ng plastic yung init ng gelatin. Tsaka masama po yun sa katawan natin kapag sobrang init nyo po inilagay, nagkakaroon po kasi siya ng chemical reaction. Kaya iiwasan nyo pong magsalin ng gelatin ng mainit pa sa mga plastic. Lahat po ng clear pack ay nilagyan ko ng 1 cup ng white gelatin. Tapos, lalagyan ko rin po siya ng toppings na unflavored gelatin para maganda po yung presentation ng ating cathedral gulaman. Okay na po itong ating cathedral gulaman. Hihintayin lamang po natin itong tumigas at pwede na po natin ilagay sa ref para malamig po siya at masarap po kapag isinerve po natin. Guys, kung gusto nyo itong negosyohin, narito po yung costing ko. Ito po yung mga breakdown ng mga nagastos ko. Gumamit po ako dito ng Angel All Purpose Cream, 44 pesos. 6 pieces ng Mr. Gulaman, 78 pesos. 2 cups ng pineapple juice, 50 pesos. 2 can ng evaporated milk, Jersey po yung brand, 44 pesos. 1 can ng condensed milk, 29 pesos. 1.5 cup ng refined sugar, 18 pesos. Yung clear pack po natin, 72 pesos. At para po sa other expenses, 10 pesos. Kaya ang total na puhunan po natin ay 345 pesos. Papatak po na 28.75 ang puhunan ng isang cathedral gulaman. Nakagawa po ako ng 12 pieces. Bali, ang suggested price ko po doon ay between 60 pesos hanggang 80 pesos. Pero dito po sa aming lugar, maibibenta ko po siya ng 80 pesos. Times 12 ko po yun dahil 12 pieces po yung nagawa natin. Ang mapagbebentahan ko po ay 960 pesos. I-minus po natin yung puhunan na 345. Ang magiging tubo ko pa rin po ay 615 pesos. Ngayon po, kung araw-araw kayong gagawa hanggang mag New Year, pwede po natin itong i-time sa 30 days. Ang magiging tubo pa rin po natin monthly ay 18,450. Kaya guys, try nyo na po talaga itong negosyohin habang papalapit na po ang holiday season. Kasi po, sigurado po akong mabentang mabenta ito. Pwede nyo po itong i-post sa social media. Pwede rin po itong mag-post kayo sa harapan ng bahay nyo na nagtitinda kayo ng cathedral gulaman. Pwede rin po kayong humanap ng reseller. Guys, sana nabigyan ko kayo ng idea kung paano natin pwedeng negosyohin ang cathedral gulaman ngayong papalapit na po ang holiday season. Sana po ay mag-comment down below kayo kung meron pa po kayong mga suggestion or halimbawa po nag-start na kayo magtinda ng cathedral gulaman, balitaan nyo rin po ako. Huwag nyo na rin po sanang kalimutang mag-like, share, at huwag nyo na rin po sanang kalimutang mag-subscribe para din po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo na rin po sanang kalimutang pindutin yung bell para lagi po kayong updated. Maraming salamat, God bless, and bye!